Hello, mabuhay sa ating mga beloved pancakes, neighbors, chutageris, cream pies, sa ating mga kasangka, mga ka-allies. Hello, welcome po ulit kayo dito sa ating newest space where you can be really who you are. Wah! At wala pong discrimination dito, no judgment. Ako po si Adrian Vergara, your Ate Adrian, yan. And this is Just Ally Things. Excited ako ngayon kasi di ba parang napapansin nyo sa mga previous episodes natin, bakit parang puro girls ang ating mga guests? Paano naman yung mga cis males, di ba? Yung mga straight guys? Well, eto na po. Eto na ang episode na mamaya. Kakasama tayo mga nagagwapuhan nating mga guests. Nakasama ko po siya dati at unang on-screen partner. Nakasama ko rin siya sa mga kiddie shows. Di ba? Akalain mo yun. Pero malaki po ang paggalang ko po sa kanya bilang isang artist. Siya po ang walang iba, di ang pinaka-pogi sa buong Pilipinas. Yes, ang ating pong pambansang bayaw, si Sir Papa June Sabayton! Magandang lalaki at mga kababaihan tayong lahat araw-araw. Nice one. Papa June, do you consider yourself as an ally? And if yes, gusto po namin malaman, ano yung definition niya of being an ally? Para sa akin, no, siguro yung ally is someone who accepts and understands you despite of differences in your beliefs and ideas. Bihira rin kasi maka-encounter ng mga cis male or mga straight guys na openly sinasabi nila na ally sila. Kamusta yung, kumbaga, mahirap ba for like you? Mahirap ba talaga na maging ally? Maging magbigay ng suporta? Especially sa ating LGBTQIA+ community. Hindi naman siguro ako nahirapan kasi yung sa community naman na kinalakihan ko, yung art community, eh para sa atin, parang normal siya, di ba? Isa din, no? Pagkatapos na paglipat ko dito sa Manila, napunta ako sa Tondo, ay parang very open naman yung community din sa Tondo, no? Yung ate ko ay bi, so lumaki din ako na may karelasyon siya. Ayan, at tapos yung isang pamangkin ko, naging bi din siya, no? Eventually. Para sa akin, parang maswerte ako siguro na mas madali yung proseso ng meron ako, parang ganon. Pero syempre may konting struggle din yun kasi syempre nung una, yung nanay ko syempre sarado katoliko, eventually natatanggap niya na rin naman, no? Lalo na sa arts world, marami ding ano, mas may malakasing loob or mas may tapang din na for this community. May instances din po ba kayo na namulat kayo sa or naging witness in a way na paaway ba kayo, napasubok ba kayo? Oo, maraming na, beses. Ano? Yes, oo, maraming beses. Ano mo, kahit naman dun sa community natin, no? Di kasi di mo rin maiiwasan yung iba kasi parang unconsciously. Siyempre, dahil nakasanayan nila yung mga ibang terms o yung mga terminologies o yung ibang behavior, ibang ano, nakala nila normal lang. Maraming beses na, pero siguro yung pinaka-recent na nangyari, naiintindihan ko naman yung both sides, no? Parang may kaibigan ako na parang nasa isang bar kami, tapos may kaibigan din ako sa kabilang side na yun nga mga lesbian siya, tapos nagkukwentuhan, tapos parang girlfriend mo pala si ganito, crush ko yun, tapos ginaganon ko na siya, parang sinisiko-siko ko na siya, tapos parang hindi naririnig yung sinasabi ko dun sa kausap namin, sinasabi ko na sa kanya, sabi ko, tol, tigilan mo na yan kasi problema yan, sabi ko, huwag mo na ituloy yung ganyang mga biro-biro, no? Parang crush ko yung girlfriend mo, eh parang gumaganyan-ganyan siya, so tigilan mo na yan, tol. Tapos ikaw rin mayayari dyan. Sabi, hindi, nagbibiro lang naman ako. Huwag mo nang anuhin yan. After 2 days, parang ganyan, nagbigay yung issue nga siya. Tapos sinabi ko sa kanya, no, tignan mo, ganun talaga. So, ayun, parang pinagkausap ko pa sila, tinawagan ako nung naging mediator ka ba? Naging mediator pa ako na parang, hindi, okay lang, parang ganyan. I mean, so, parang may iba kasi na for them, it's funny, pwede siyang a-joke. Pero diba? Hindi nila alam na masakit na rin siya. Masakit na rin siya, oo, parang... At,
offensive. Pero konting break din, no? Paminsan-minsan. Minsan di mo rin alam din. Kasi syempre tayong mga Pilipino, mahilig tayong magtiro eh. Mahilig tayong tumawa, ganyan, di ba? Kasi di ba nabanggit niya na meron kayong kapatid, tapos you have a mom na sobrang Sagrado Katoliko. Kailan po kayo pinaka namulat din sa mga discrimination na na-experience ng ating mga kapatid? Paano nararamdaman ninyo na mga cisgender na hindi natatamasa ng iba? Siguro, isa na siguro yung ano, no, yung first yung nanay mo nag-a-against yung sa ganyan sa simula. Siguro kung pwede, di ba? Parang pwede siguro yon. At eventually naman din na educate din naman yung nanay ko. At saka meron akong tito, no, na parang very open na mahal kami. Ito nga lang napatay na. Talagang ano siya, nagdadamit talaga siya ng gano'n. Pero masayahin siya, no. So, natututo yung mga tao naman. So, okay lang din. So, may mga specific ano po ba, issue kayo ng LGBTQ community na yun yung parang magiging challenge sa inyo? Isa yun, yung religion, ano? Yung parang i-dictate, di ba? Nakakatuwa din na si Pope, di ba? Parang may statement na rin si Pope na dineclare na parang kung pumaliktad yung mundo, parang baliktad lang din naman, no? Parang i-binaviolate yung rights ng straight people, mga kaya siguro. The which is hindi naman dapat, ano? Maraming salamat doon, Papa June! Ngayon naman po, meron pa tayong kasama. Inimbitahan po natin ng isang super, syempre, click pogi din. Siya po ay very outspoken advocate for their causes as a trans man. Let's welcome him with open arms, Dancy Jimenez. Dancy! Welcome! Hi, Dancy. Kamusta ang puso? Masaya ang puso every time. Dance, okay. Dinalo mo pa yung bigote ko ha. Ang ganda ng bigote ko ha. Yung bigote mo. Trim-trim lang, sir. As a trans man, hindi laging nasa limelight ang mga trans men compared sa mga trans women. Bakit sa tingin nyo? Bakit ganun? Kasi ang pagiging trans man kasi, ano lang siya, diba? It's a new topic, it's a new word for everyone in the world. Lalo na nasa era natin ngayon, diba? Pag ang trans man, nagsimula kasing mag-transition and then nagmukha na siyang passing, hindi mo na kasi siya mapapansin talaga sa community eh. Physically, and yung appearance niya talaga is mukha ng male. Ang trans man kasi pag nakahanap ng love, madali kasing mag-settle down. So siguro that's, diba? So maybe that's another thing kung bakit hindi kami nagiging nasa limelight lagi. Kasi pag andyan na, tapos na, okay na. So we're going to live our lives lang ng naka-stealth na kami or whatever. Stealth mode, diba? Kasi maraming trans man actually talaga na sobrang stealth. Pinaperceive niya na yung sarili niya talaga na as male sa lipunan. Tapos siguro dahil okay na siya, passing na siya, nakakuha na siya hormones, hindi na siya masyadong nagiging active kasi bas nagkakaroon pa ng mga problema. For example, sa IDs pa lang namin, di ba? Female pa rin ang IDs namin eh. Kukuha ka ng cheque or whatever, di ba? So, kahit papano nga, 50-50 pa rin yung lipunan natin, no? Lalo na pagdating sa trabaho, ano? Yun nga, yung benefits o yung sweldo o yung pagtanggap din sa trabaho. May mga trabaho din na parang nire-require na dapat ikaw ay, kung ikaw ay lalaki, ay dapat bihis lalaki ka. Tapos yung pag ikaw ay babae, dapat bihis babae ka. May mga ilang companies naman din na parang nagiging open naman sila sa ganyan. Pero sana dumating yung time na open na pwede kang pumasok na katulad ni Dance o katulad ng iba nating mga kasama, no? Parang yun yung ideal sana na lipunan na dapat ginagalawa na. Para kay Dancy, if you were to be born again, would you still choose to be in the same body? I'm 28 years old right now. Syempre, I'm thinking about family na. And kahit naman trans man ako, kaya pa rin naman namin magkaroon ng family in our own ways. Eh. Kaya pa rin naman. Pero syempre, iba pa rin talaga yung ano mo, yung feeling mo na nabuntis yung asawa mo, tapos sasamahan mo siya every check-up. Hahanapin pa rin namin yun eh. So, to answer the question talaga straightly, kung ako ay ipapanganak ulit in another dimension or in another millennium, piliin ko pa rin talagang maging lalaki. As a trans man, meron po ba kayong pwedeng ma-share na parang what's the worst thing na na-experience ninyo? Or meron bang sobrang narinig kayong very annoying or very offensive thing na nasabi sa inyo or ginawa
sa inyo? Paano niyo siya na-jiu-jitsu? Or paano, how did you deal with it? Siguro ang pinaka talagang na-stress talaga ako na pangyayari sa tanang buhay ko of knowing that I was a trans man is yung nagsisimula pa lang akong mag-transition. Parang nandun ako sa kalahati-kalahati. So hindi mo alam kung babae ba to, butch ba to, lesbian or lalaki pag nakita mo yung appearance ko. Kasi kakasimula ako lang mag-transition. Parang 3 months pa lang ako nun. So hindi pa ako talaga physically passing as male. So syempre minsan pag magsi-CR ako at dalawang cubicle, it's either male or female, hirap ako mamili. Nung time na yun, siguro dahil hindi ako nakabind, no, nakapambahay lang ako, pumasok ako sa female CR. Kasi una, hindi ko kabisado kung yung establishment na yun is urinals lang ba dun sa male, kung meron bang cubicles. Kasi syempre kung urinal, di ba, hindi ako makaihi dun. Otherwise, kung meron akong gadget or gizmo for that. And then syempre, nag-cubicle ako. Tapos paglabas ko, merong group of women na mid-age siguro, mga let's say 40s. And then, alam mo yun talagang sobrang ang sama ng tingin ng una. Tapos yung talagang lulubog ka sa pinagkakatayuan mo. And then, nagkaroon sila ng conversation na akala mo naman hindi ko naririnig, di ba? And nasa CR lang kaming lahat. Ang ginagawa nito ditong ano na to? Dapat wala yun dito eh. Pero ang tawag niya sa akin nun eh, ano, Tiburcio. Di ba? Tiburcio yung tawag sa akin. Parang dapat hindi na yan pinapayagang pumasok dito eh. Kasi tignan mo oh. Hindi ko na ma-place talaga yung sarili ko nun kung saan ba talaga ako lulugar. Yung stress na dinanas ko. Kasi grupo sila ng babae at tapos mag-isa lang ako. So ano pa yung option ko para ano, kailangan ko ba silang pagsabihan or whatever. Eh ilang taon lang ako nun, parang 17 years old lang ako nun. Hindi ko na sila nagawang i-educate. Siguro kasi na-intimidate na ako dahil grupo sila. Kung uulitin natin yung pangyayari na yun, talagang magsa-stand up siguro ako para sa sarili ko eh. Nasasabihin ko kung bakit nandun pa ako or whatever. Kasi di ba tinawag akong Tiburcio. So alam nila na babae, di ba? Biologically. Paano ako magsi-CR sa CR ng lalaki nun, di ba? CR problems. Ang hirap niya. Actually, I find this controversial kasi bilang babae na oppressed na rin ng lipunan, kapwa babae pa mismo yung mag-o-oppress pa para dun sa mga trans men naman. It's parang, hala, ang daming layers ng, diba, oppression. Dapat i-emphasize din talaga natin yung equal rights, no? So, lipa tayo sa ating next activity. Narito po ang aming kasangga, the Ever Josa and dakilang trustee na Metro Manila Pride. Walang iba, pinawalkan po namin ulit, Queen Thais Estrada! Hi Thais! Hi guys! Hi! Ang ganda naman ng suot mo. Parang magka-terno tayo ng pattern. I know! Meron kasi tayong hinanda na activity para kay Papa Jun. Exempto dito si Papa Densi kasi tutulungan din niya si Queen Thais para mag-explain kay Papa Jun. Meron akong babanggit din na isang term. Tapos, papaliwanag natin ano yung unang darating sa isip ni Papa Jun. Paano niya i-define itong terms na ito. Level easy tayo. What comes to mind first at how would you define lesbian, gay, bisexual, transgender? Pwede kayo mag examples. Parang lesbian o gay, parang parehas lang naman din nagmamahal yan, no? Para sa akin, ang bisexual ay pwede siyang umibig sa kapwa niya gender at pwede rin siyang umibig doon sa opposite gender. Kunyari, ako ay pwede akong umibig, no, sa kapwa ko lalaki at pwede rin akong umibig sa babae. Parang yun yung pagkakaintindi ko at pagkakaintindi din ng karamihan. Okay, so ano, tama po ba? Correct answer? Oo. Papa Densi, Thais? Natumbok ni Sir Jun. Ako, for me, tama si Sir Jun, no? At tao umiibig lang. Ang lesbian kasi and gay are sexual orientations, no? Sa usapin ng SOGI, sexual orientation, gender identity, and gender expression. Siguro narinig mo na to noon, Sir Jun, no? Maganda siyang pag-usapan ulit. Gender identity is who you sleep as. Kung ano ka pag natutulog. Ano sa tingin mo sa sarili mo kung habang natutulog ka. Ang sexual orientation ay who you sleep with. O sino ang iyong minsan ka-sex, ka-relasyon, and gender expression is what you wear when you fall asleep. So, magkakaiba ito. Pwede ang isang tao ay may specific gender identity at iba ang kanyang sexual orientation and then iba din ang kanyang gender expression. Ang gay and lesbian ay
both sexual orientation. Kami ni Dance ay parehong trans. Ako ay trans woman, si Dance ay trans man. Pwedeng mag-iba ang aming sexual orientation. Ako ay identify as straight. Then si Dance must also identify as straight. Depende na lang sa niya. Am I right, Dance? Yes. Okay. Ngayon, next level tayo. Nasa medium level. Ready ka ba, Papa June? Paano niyo ma-define ang itong mga terms na to? Tatlo lang. Queer, intersex, asexual. Hindi ko siya madalas na-encounter, no? Pero alam ko yung asexual at alam ko yung queer, no? Paano ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Sige, okay lang. Okay lang. Dahil dyan, we have Queen Fries to explain. Una-una, thank you for saying na, you know, you don't know about it enough. Because that's one thing that allies should first position themselves. Pag hindi mo alam, seek to educate yourself. Try your best. At pag ganitong forum na itong tinanong ka, try your best maghanap ng iba na, na pwedeng makapag-abigay ng information. And then, of course, help yourself by educating yourself. So, sa kaalaman natin lahat, ang queer ay isang derogatory noon, no? So, noon, pag sinabing queer, bading, it was such a offensive term. Bading at saka bakla, huwag niyo pong sasabihin yan. Masama yung salita na yan, yung term na yan. Actually, well, this is very US-based, no? Sa Amerika kasi ito ginagamit madalas ang salitang queer. Queer, ikaw ay kakaiba, ikaw ay hindi kagaya namin, hindi ka namin tanggap, parang ganun. Dumating ang panahon na kakagamit sa kanya as a negative term, sinabi ng mga gay and lesbian, transgender, bawiin natin yung katawagan to describe us, because we're, well, we are and truly different, but the usage of the word queer must not remain negative. So, if we use it a lot to define ourselves, the process of reclamation, it will remove the stigma around the word. Binukuha natin ulit ng mga LGBT. Iniimbita ang ibang, ang mga straight, ang mga allies natin, na gamitin din to na hindi siya negatibo. You know, it's an umbrella term to talk about people of diverse gender experiences, sexual orientations. Kasi meron tayong dilema na pag queer ay nakakatawa, di ba? May ganyang mga dilema pa yan, di ba? Ang katapat niya na, or like the closest Tagalog word would be kakaiba. So, ito po ay depende kung ano yon, di ba? Kung pwede to sa pangkalahatan. Kung hindi mo siya kung ito ba ay mapa-lesbian o mapa-gay, parang ganyan. Queer, yes. Like for example, kung hindi ka sure kung ano ang gender identity or sexual orientation nung i-refer mo na group of people, pwede mo silang tawag queer. Pero Ms. Thais, may question pa ko. Ang queer ba merong equivalent sa Filipino? Wala. Okay, so wala siyang reclaimed word na equivalent. So, kaya sinasabi ko na hindi mo siya pwedeng gamitin sabihin na kakaiba, no? Kasi pag sinabi mo sa Pilipino yung word na kakaiba, offensive yun kasi nalimitahan kasi yung term. Pero ito ka, may bonus round pa tayo, akala. Ay, okay, go. Now, for the bonus round, Papa June, ready ka ba? Okay, ano ang unang pumapasok sa isip mo when you hear the words or terms cis male, cis female, pansexual? Ako ba ay cis male? Ay, ang gandang tanong. So, oo ang sagot dyan. siguro, ang cis male, ang cis female ay yun nga, yung siguro ay may pang-unawa doon sa mga bagay na ito. At ang pansexual, sige, kaya mo yan, sir. Na-encounter ko siya, pero hindi ko alam ang eksaktong ano ng pansexual. Take it away. Bilang komedyante, no, akala ko sabihin ni Sir Jun ay ang pansexual ay nakipag-sex sa mga pans. Tinapay. Mga tinapay. Tinapay. Yan nga. Caldero. Ang bisexual ba ay pansexual? Okay. Siguro pwedeng sagutin ni Dance. Di ba nung pinag-usapan natin kanina, yung bisexual is bi, so dalawa. We love two genders. Pero pag pansexual naman, we love all, as in all genders. Kung if we want to basically wrap it up talaga, we can love all the genders. Ayun, so tama si Den, ang pansexual ay nagmamahal ng lahat. Kaya siya magkaiba sa bisexual ay hindi kasi binary ang tingin nila sa gender. Mm-hmm. So yung existence ng napakarami pang ibang gender, lahat ng yun kaya nilang mahalin. Kaya nilang magkaroon ng romantic relationship. Kaya nilang mahalin ang lahat LGBTQI. Plus. Kahit ano pang gender identity mo. Pero Sir Jun, ito ay sexual orientation. So hindi siya gender identity. Ang cis male at cis female ay gender identities.
Okay? Ito ang direktang kabaliktaran namin ni Dems. Kung si Dems ay trans man at ako ay trans woman, si Adrian ay cis female at ikaw naman, Sir June, ay cis male. Ito ang katawagan sa gender mo na nagmamatch what you are assigned at birth. So, nung lumabas ka sa iyong nanay at sinabi ng doktor na nakita ang iyong penis, no? At sinabi niya na ang iyong anak po ay male. So, ikaw ay inassigned ng male gender. Tinawag kang June. Yun yung iyong assigned name at birth. At nung lumaki ka, nagkaroon ka ng malay, nag-self-determine ka, male nga ako. Yun ang nasa isip mo. Ang pagkakaiba namin ni Dens at ako, sa'yo, ay at ni Adrian, nung baby kami, yun yung inassign din kami ng gender. Paglaki namin, nag-self-determine kami, kakaiba sa assigned gender namin, yung na-self-determine namin. Ang iniisip ko, parang babagsak lang din talaga lahat yan sa pag-ibig at respect. Yes. Diba? Okay, and in line with that, Papa Dens, ask lang namin if you have any message para sa ating younger generation ng LGBTQIA+ community. First, gusto ko muna mag-thank you for having me here kasi ang tagal ko na actually hindi napapa-interview talaga. Masasabi ko for the younger generation ng LGBTQIA+ is hang in there kasi kami for the longest time we've fought side by side with all the members of LGBTQIA, yung para lang mapansin pa lang kami, wala pa tayo dun sa yung getting all the respect, wala pa kami doon nung una. Ngayon mas medyo madali na siya kaysa nung mga dati naming ginagawa kasi talagang mobilization talaga eh. Ngayon i-founder nyo kung ano yung meron tayo ngayon. We have social media, we have vlogs, we have different platforms of vlogs. Meron pang live, 'di ba? May Kumu, may Miku and other stuff. May mga pelikula na rin, 'di ba? So hang in there. We'll get what we want as long as ano, we unite with each other and para malaman natin kung ano yung gusto natin talaga. Para sa mga allies na nanonood sa ngayon, marami akong kilala ngayon na allies, even sa bahay ko ngayon may mga allies akong kasama. You know, thank you so much na sinusuportahan nyo kami even if sa totoo lang wala naman talaga siyang magiging maitutulong talaga sa buhay ninyo. Ang pangit pakinggan, no? Pero pag-ibig pa rin yan. Parang 'di ba, kami ang dami naming pinoproblema, yung oppression, the depression, the discrimination, lahat na lang ng Sean, meron kami na nararanasan every day. Pero nakakatuwa na meron pa ring allies talaga na magsa-stand behind us or side by side na kasama kami para lumaban kung ano yung right na dapat nating natatamasan lahat. Thank you guys. Maraming salamat sa pagsama. Sir Dems, salamat din sa iyo ha. First time ko na may nakakausap na yung ganito. Sige, Madam Thais. For me, ang pinaka takeaway ko sa ating exercise ngayon ay ang ganda lagi pag ang tao na kakausap mo about OG at allyship ay bukas ang isip, no, at ang puso. Obviously naman sa ating guest si Sir June, ang kanyang basis at kung saan siya nagsimula dito ay laging pag-ibig. Napakadali na mag-explain, magpaintindi kung yun ang mindset ng isang ally. So dapat talaga for me, buksan niyo yung puso, buksan niyo yung isipan para maintindihan kung anong sinasabi at sinishare sa inyo ng LGBTQIA na kakilala nyo or taong nagsasalita. Hayaan yung pagsalita siya, kayo'y makinig at matuto, magtanong respectfully para mas matuto. And sa totoo lang, we benefit from all. Marami na kaming natutunan sa mga ally din natin kung ano ang fears and concerns nila. At siguro sa ating mga LGBTQIA, sa mga allies, kung ano matutunan nyo sa amin, kung paano namin, gaano kahirap ang buhay na laging nadi-discriminate, no? Hindi tayo mag-work together para to make sure na may equal rights, maratamasan natin tayong lahat. Maraming salamat, Madam. Pero bago ang lahat, sabi lang, bukod sa internet, may mga libro din na mga sulat ni Jerry Jasso. Bukod sa internet, Kumu, etc. May mga literatura din, no? Yes. Ano yung magiging mensahe mo sa younger generation LGBTQIA+ community and to your fellow allies, lalo na sa mga fellow allies na, you know, kasing macho, kasing pogi niya. Tuloy pa rin tayo na matuto at manaliksik at makinig, no? Ako man, aminin ko man, hanggang ngayon ay nasa proseso pa rin ako na dapat matutunan itong mga to, no? Katulad ng pinag-usapan natin kanina, yung equal rights, no? Hindi special rights, no? At saka ako, supportado ko yung
soggy bill, no, na kasi para maprotektahan din yung mga kapatid natin, no, lalo na yung mga LGBT couples, no, na ma-recognize sila as couples, no, at may access din sila, no, na maipundar, no, yung tulad ng hospitalization, mga tax benefits, etc., etc. So yun, kung ano yung nakukuha natin, at sana makuha din yung karapatan, no, yung equal rights ng mga kapatid natin. Isa sa mga pamantayan lang naman natin dito ay ang pag-ibig, pang-unawa at respeto. Isang masayang pag-ibig sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama. Actually, aking takeaway from having you guys here, openness at pag-acknowledge, kunyari like si Papa June kanina, pag-acknowledge, ang laking step no na marami akong hindi alam. At therefore, ito itatanong ko at para sa ikabubuti ng lahat. Sobrang na-appreciate ko yun. Maraming salamat sa inyo sa pagbahagi. Marami na naman kaming natutunan. At yes, katulad ni Papa June, patuloy pa rin yung pagtuto at pag-grow bilang allies para mas ma-amplify pa natin ang boses ng ating mga kapatid na LGBTQIA plus community. At oo, uuwi pa rin tayo, mas mapapadali ang buhay natin lahat kung manggagaling tayo sa place of love, kung manggagaling tayo sa paggamit ng lente ng pagmamahal. At siguro yun talaga, kung dun tayo manggagaling, sa place ng pagmamahal, mas mapapadali natin ang ating mga buhay, mas mapapadali kung paano tayo makisalamuha sa ating mga kapwa, sa ating sarili, sa ating buong lipunan, at mas mapapadali natin ma-exercise ang ating mga basic human rights. Ayun po, maraming salamat! At ito po, ako po si Ate Yan-Yan, Adrian Vergara, at ito ang Just Ally, please!